Hi guys! Samahan niyo ako mag-food trip dito sa Bangkok. Ayan, guys, kung mahilig kayong manood ng mga food vlog, kilala niyo na siguro si Mark Wins. Kasalanan niya talaga bakit ako napadpad dito, guys, dahil sobrang sasarap ng mga pinifeature niyang pagkain sa vlogs niya, lalo na dito sa Thailand, kaya talaga nag-decide ako to book a flight papunta dito para matry ko in person kung gaano nga ba kasarap yung mga pagkain dito. Hindi ko na exactly maalala kung anong name ng food market na to, pero don't worry kasi pag nagpunta naman kayo dito, maraming mga ganitong klaseng food market and open sila mula gabi hanggang madaling araw. And guys, sobrang daming varieties ng pagkain na mapagpipilian. Bukod doon guys, sobrang mura pa ng mga pagkain dito. Ito nga pala yung in-order ko sa McDo nila dito. Gusto ko lang kasi malaman yung pinagkaiba ng McDo nila dito sa McDo sa atin sa Pilipinas. Kung makikita nyo, kakaiba siya. Masarap naman siya pero sobrang spicy talaga niya guys. Trinay ko rin yung kanilang Thai milk tea guys, which is hindi ko din talaga siya nagustuhan. And ang pinaka nakain ko lang dito sa in-order ko is yung fries and yung nuggets. And guys, trinay ko rin yung pineapple nila. Bumili tayo kay Kuya habang siya ay nakikipagdaldalan. How much for the pineapple? 20. One, please. Thank you. So, the next day, habang naglalakad-lakad tayo dito sa Chinatown, nakita ko si Kuya na gumagawa and nagpe-prepare siya ng banana roti. So, sa paggawa ng banana roti guys, inuna muna ni Kuya yung dough. And then, nilagay niya yung banana na may halong egg. And then, piniprito lang siya ni Kuya hanggang sa maging golden brown siya. And that's it. Ganun lang siya kasimple, guys. Pagluto na siya, guys, isa-slice lang siya ni Kuya into squares. And tatanungin ka lang ni Kuya kung gusto mo bang lagyan ng chocolate syrup or gusto mo siyang lagyan ng condensed milk. At dahil hindi pa natatapos ang ating food trip, guys, ito nga pala yung kanilang papaya salad. Gusto ko rin makita kung paano siya piniprepare. Kaya ayan siya. As you see guys, todo video si ate girl. Which is okay lang naman kay kuya. Ito na nga pala yung finished product guys. Sobrang anghang niya. Tinanong ako ni kuya kung spicy or not. Sabi ko, not spicy. Pero nilagyan niya pa rin ng isang pirasong sili. And guys, sobrang anghang niya kaya isang strip of papaya lang yung nakain ko dito. So for dinner, pumunta tayo dito sa isa sa pinakamalaking street food market nila in Bangkok. Nasa labas siya ng isang mall guys. Napapanood ko lang to before sa mga vlog. And finally guys, nandito na tayo. And tinitingnan ko talaga kung paano nila piniprepare yung mga pagkain. Kasi na-amaze lang ako at natutuwa ako. In fairness sa kanila dito, sobrang sulit kasi pag nagbigay sila ng portion ng order mo guys, sobrang dami and hindi talaga tinitipid sa ingredients. Habang inaantay natin yung order, mag-iikot-ikot muna tayo guys para makita nyo kung gaano kalawak yung place and kung gaano kadami ng seafood ang mapagpipilian dito. So, ito na talaga yung pinaka-highlight of my trip here. Ang pinaka-inaabangan ko kasi talaga dito is yung kanilang durian. Ito na guys, open na natin yung ating durian. Sobrang na-excite na akong i-try siya. In fairness naman, malaki naman siya and reasonable naman yung price. Hindi talaga ako bumibili ng durian dito sa Pilipinas kasi sobrang namamahalan ako. Sa sobrang impulsive ko guys, binaboy ko na yung pagbukas ng durian. And ito na nga guys, success! Nakuha na natin siya. So at this point, wala muna tayong pansinan. Kain-kain muna.
Kita nyo naman, dala-dalawa yung hawak kong pagkain, guys. Sa totoo lang kasi talaga, ito lang talaga yung pinunta ko dito, guys, yung mag-food trip. Sa kakanood ko to ng mga food vlog, kaya ayan. Syempre, sinulit ko na yung pagpunta ko dito, guys, para sa food trip, kaya lamon kong lamon. Nako, kung hindi lang mataas sa cholesterol tong durian, guys, kaya kong umubos kahit mga 5 piraso nito kasi sobrang favorite ko talaga siya. And for me, guys, sobrang bango para sa akin ng durian. Siguro dahil nakasanayan ko na siya since bata pa lang ako and kinakain ko na siya since bata pa lang ako. Kaya for me, talagang mabango and masarap siya. Sa mga hindi nakakaalam ng lasa niya, guys, sobrang creamy niya na matamis siya. Para siyang ice cream. Char, basta try nyo na lang, guys. Para siyang ice cream for me. For me lang naman, char! So, hindi pa rin enough kay Ate Girl yung mga una niyang kinain kanina. Kaya umorder pa ako ng seafood, guys. Sobrang sarap, sobrang fresh ng seafood nila. Fresh from the sea, char. Hindi, kasi nalalasahan mo talaga yung freshness niya. Iba kasi yung seafood kapag hindi na siya ganun ka-fresh. Malalaman mo yung lasa. Depende dun sa texture niya. Wow, may pa-texture. And ayan, hindi pa rin tayo natatapos. Busy pa rin tayo sa pagkain, guys. So, I tried the chicken skewers ata ito and the pork skewers. Masarap naman siya in fairness. Medyo matamis-tamis. Pero, hindi siya para sa akin kasi hindi ako mahilig sa pagkain na medyo matamis. Dahil nakulangan pa tayo sa kinain natin, guys, ito, mag-iikot-ikot ulit tayo. Titingin-tingin ulit tayo, guys, kung ano yung masarap sa mata. Since hindi ko mabasa yung mga pagkain nila dito, di ko alam kung ano yung mga food na to, guys. So, kung ano na lang yung feeling ko masarap, sige lang, try and try until you succeed. Wow, may pag-ganern. Actually, gusto kong itry itong Rona crab, kaya lang natatakot ako baka masira yung chan ko, kaya wag na lang muna, next time na lang, guys. So, kita nyo naman. So, trinay natin ito kanilang mango sticky rice. Hype na hype siya dito. Lalo na yung mga fam, wow. Ito yung in-order nila dito, guys. Ito nga pala yung Thai crispy pancake. So, nakakatuwa lang panoorin si Ate Girl na ginagawa siya sa harap namin, guys. Kaya trinay na rin namin siya. Ito nga pala yung feeling ko, isa sa mga masasarap na dessert dito, guys. Kasi kahit sa food market kami pumunta, palagi ko siyang nakikita. In fairness, sobrang creamy niya. Akala ko nung una hindi siya masarap. Pero masarap pala siya, guys. So, pag napunta kayo dito, try nyo rin siya.